Magandang araw sa inyo mga boss, mga matsir. Meron na naman tayong panibagong vlog ngayong araw na to. Meron na naman akong gagawin dun sa motor ng kaibigan ko kasi mag open carb din kasi siya eh. So sabay ko na rin sa pagturo yung nagpalit kami ng karburador. Nakapag-decision na niya na open carb niya yung gagawin niya. So mag-open carb kami. So before pala tayo mag-open carb, kunwari pag gusto niyo mag-open carb no, sa CR152 Cafe Racer. Pero di lang naman ang Cafe Racer pag mag-open carb ka. Di lang naman yung gagawin mo. Kasi titignan mo muna yung motor mo kung meron siyang air suction valve. Yung tawag nilang air, tawag nito. Yung bagong model ngayon to. Na meron na siyang air suction valve. Yung tawag nitong galing sa makina yung pagsabog ng sa combustion engine, hihigupin ng air suction valve tapos pupunta ulit dun sa combustion engine, parang umiikot lang siya. Dadaan muna siya dun sa valve. Kaya tinatawag siyang air suction valve. Pero ibang usapin na 'yun. Ang sa atin dito kung paano mag open carb na hindi ka magkaroon ng problema. Kasi pag once na nag-open carb ka, wala kang idea. Tapos open carb ka lang, tapos nagulat ka kung bakit nagkaroon ng backfire yung motor mo. Bis na kaunti lang yung backfire, nadagdagan pa. So ito, ituturo ko sa inyo kung anong dapat gawin para hindi madagdagan ang problema mo pag nag-open carb ka. Una kasi, ang tinatawag nila kasi doon, sabi ko nga, yung air suction valve, yung kanya, yung nakadugtong doon sa head, sa combustion engine, yung parang bakal. Pero papakita ko sa inyo mamaya. Kaya yung i-delete natin or i-disable yung parts na yun. Kasi pag once na doon pa rin yun, tapos nag-open carb tayo, 100% backfire talaga siya kasi nagdagdag din kasi siya ng hangin sa combustion engine eh. Bali malakas na hangin yung mahihigop ng karburador. Kaya doble yung hangin na pinapasok dun sa combustion engine. Kaya grabe yung backfire niya. Kaya bago kayo open carb, kailangan na muna ma-delete to or ma-disable tong parts na to dito sa air suction valve. Madali lang naman siyang gawin, napaka basic lang to na gawin tong ganitong pag-disable ng air suction valve dito sa head. So yun lang mga boss, mga motor, kung napadaan ka dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. I-hit yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. At simulan ko nang gawin yung motor ng kaibigan ko. Ito na po yung motor na i-open carb natin. CR152 Cafe Racer. Ito pa lang ko na to, tambutso na to. Ito yung ginagamit ng karamihan na tambutso. Ang tawag dito sa ganitong tambutso is battle pipe. Ang tawag nila dito. Bali na balutan ko na rin to ng thermal wrap para iwas sobrang init. Ito yung karburador. Itong karburador na to is pang TMX yan. Kasukat lang din niya ng CR152. So, tuturo ko sa inyo dito kung saan tayo mag-disable or mag-delete ng air suction valve. Gagamitan lang natin siya ng tools na number 8. Ito yung dalawang tornilyo, tatanggalin natin to. Ito yung air suction valve. Yan. Natakpan na to, kaso nga lang hindi masyado natakpan siya ng maayos. Sumisingaw pa rin yung hangin na galing sa loob ng makina. Kaya nagkaroon siya ng backfire. Kaya ikuha natin, ipulido natin
paggawa. Ang gagamitin nating pangtakip is itong 25 cents na coins na 25 cents ang gagamitin natin. Mamaya maya ipakita ko sa inyo kung saan yan ilagay. Ito yung air connection sa air suction bulb. Ito yun. Ito yung air suction bulb na mayroon siyang bulb dyan sa loob. Pero ibang, sabi ko kanina, ibang usapin yan. Ang atin lang ngayon is open curb lang gagawin natin ngayon. Tatanggalin na natin to, itong dalawang tornilyo. Ang pagtanggal nito is counterclockwise. Number 8 to, pwedeng close rings gamitin mo. Pwedeng ring spanner. Pwedeng socket. Basta magkasya dyan sa kuha na yan, tornilyo na yan. Napakadali lang naman siyang gawin. Kaso walang kailangan, dahan-dahan lang din pag tanggal ng tornilyo. At saka, bago kayo magtanggal ng tornilyo, kailangan malamig yung makina. Kasi magkaroon ng pagputol ng mga tornilyo kung biglain mo siyang pagtanggal. Kaya, bago kayo magtanggal ng tornilyo, kailangan malamig yung makina. So, ito yung gagamitin din natin to. Iipit natin yan sa 25 cents. Itong butas na to, ito yung tatakpan natin. Itong 25 cents na coins na ano to, parang aluminum lang to, pero pwede na rin siguro to. Pero i-check namin ulit yan kung di ba nangingitim. Tapos bago namin nilagyan ng 25 cents, nilagyan ko muna ng gasket maker paikot dito sa butas na to. Ginagawa ko dito manipis lang na gasket maker ang nilagay ko para lang siya hindi makasingaw. Ito yung purpose sa gasket maker na to. Kahit kaunti lang ilagay nyo, pwede na yan siya. Ang importante nito makuha talaga siya, lapat na lapat talaga yung 25 cents dito sa kuha na to, sa surface ng butas na to. Yan, kuhan ko na, nalagyan ko na lahat sa paligid ng butas. Ngayon naman, nilagay ko na tong 25 cents. Yan, dikit lang yan. Hindi na malaglag yan kasi parang may halong rugby na rin tong kuhan na to, yung gasket maker na to. Dikit na dikit din siya eh. Tapos ilagay na natin tong kuha na to, yung connection sa air suction bulb. Yan, ganito ang ginagawa ko para ipit na ipit talaga yung 25 cents. Sensya na kayo ha, kinakat ko yung video kasi ako lang kasi nag-video nito eh. Yung kanang kamay ko nakahawak sa cellphone. Pero madali lang naman siya, i-shoot lang naman yung dalawang tornilyo. Left and right lang naman ang gagawin mo dyan. Kaso nga lang, kailangan maghigpit ka ng dalawang tornilyo na to. Dandahan lang paghigpit para pantay yung lapat niya dun sa butas. Yan, dandahan lang. Kaliwat kanan ng paghigpit mo ng counting ikot, tapos kabila naman counting ikot. Hanggang makuha yung tamang higpit. Yung saktong higpit lang, huwag masyadong mahigpit. Kasi mamaya ay mapigtas yung tornilyo. Yung sakto lang talaga, yung maramdaman mo talaga na mahigpit na. Tapos alalay lang talaga pag maghigpit tayo ng tornilyo para di masobrang paghigpit. Yan, nahigpitan na natin. Tapos itong hose na to, wala na yan, disable na yan. Pero ibalik din natin yan ulit. Kasi pag tinatanggal natin yan, mapapangit yung forma eh. Pero wala nang hose na yan. Ngayon naman, i-check din natin yung spark plug. Kung maganda ba yung sunog ng spark plug. Para may adjust natin, rich ba or lean or minimal yung sunog ng spark plug. Kasi para ma-adjust natin kung anong resulta man ito.
Ayun, dito sa gitna, okay naman yung sunog niya, minimal lang. Pero dito sa bandang baba, yung pabilog, more on gas, konting hangin lang to. Kaya sa itim yung sunog niya, konting hangin lang i-adjust nito. Pero pag mag-kuan kayo, you know, ma-disable niya itong air suction valve, titignan niyo ulit. Titignan niyo ulit kung maganda pa rin ba ang sunog niya para ma-adjust niyo. So, okay na yun. Gawa na natin yung trabaho natin. Maraming salamat sa panonood at next time na lang ulit po. Alam na.